Hello mga langga! Ilang araw na akong napaka-busy. Panay ulan kasi last month kaya hindi ako makapaglinis ng maayos. At tingnan nyo tong sofa namin, ang dami ng bakbak. Luma na kasi yung sa pinya, kaya lalabhan ko na din siya. Nakasalubong ko yung taong naglalagay ng sulat sa mailbox namin kahapon. Lagi niya akong ngayaya dati na lumabas at magkape. Tapos last year nga sinabi ko sa kanya na kasal na ako. At sabay kong pinakita yung engagement ring namin ng fiancé ko. Ayun, naniwala naman. At kahapon nga ay nagkita ulit kami. At tinanong niya ako kung kailan yung lipad ko papuntang Amerika. Lagi ko na lang sinasabi na next year o di kaya at the end of this year. Pero sa totoo lang wala talaga akong exact na idea. Dati kasi inaabot lang ng 6 to 8 months ang process ng K-1 visa. Dahil nag-pandemic ay na-stuck at huminto lahat. Kaya ang dating mabilis ay tumagal. At ayon nga sa nababasa ko sa group page namin ay inaabot na ng 2 years. At sobrang hirap ding mahiwalay sa kanya. Sabi ko dati mabilis lang yan. Kinaya ko nga yung 2 years and 6 months bago kami nagkita. Pero ibang iba talaga kung nagkita na kayo. Gustong gusto kong hilain ang mga araw at buwan para mabilis ko siyang makitang muli. Kaya eto, araw-araw akong may ginagawa at nagbibisi-bisihan para hindi ko masyadong maramdaman ang pagka-miss sa kanya. Nag-iisip din ako ng positive. Iniisip ko na maganda din na medyo mahaba pa yung stay ko dito sa trabaho ko para makapag-ipon pa ako at makatulong sa kanya. Alam ko kasing bawal ako magtrabaho pagdating ko doon at kailangan ko pa mag-antay ng work permit at yung green card ko para makapagtrabaho. But anyway, eto na pala yung result ng sofang binacuum ko. At tignan nyo naman yung laman ng vacuum. Tatlong sofa pala yung binacuum ko kaya ganyan kadami ang laman. Nais ko palang magpasalamat sa lahat ng nagla-like at nagpa-follow. Pati na rin sa nagsusubscribe sa YouTube channel ko. Madamo gid nga salamat!